Hindi po kasi ito yung kulay na in-order ko sa kanila kasi. Kaya gusto ko sarang papalitan ito ng kulay na in-order ko talaga. Yes, sis. Kasalanan naman ang namin ko yun. May karapatan si buyer na ibalik o ipapalitan. Okay po. Thank you so much, sir. Thank you po. Sir, napansin niyo ba? Parang ang dami estudyante kayo na nag-drop out sa school. Kaya nga eh, siguro dahil na din sa kahirapan ng pagkulangan sa pera. Dada! Nasa dito ka sa kalsada? Wala ba pass na eskwelahan? Oo, naman ako po ang pass na eskwelahan. Wala na po kasi pagpapalit sa ating pagkaka. Wala po kasi kami magkakapal. Pagdating po namin ng pin, pinapain ko na po kami sa pagkaan. Nabuti po kayo. Madali! Pasensya ka na. Pasensya na. Ano po? Ingat! Nakalulog at isipin na isa sa mga karapatan natin kabataan ay ang mga pag-aral. Ngunit dahil sa kahirapan, ang ilan sa mga kabataan ngayon ay hindi na magawa ang makapag-aral ng pamilya. Mahalaga ang bigyang pansin natin ang karapatang pantao. Dahil kung hindi natin ito bibigyang pansin, ay malaki ang posibilidad sa mga panakit tayo. Kaya, laging tatandaan na mayaman man o mahirap, lahat tayo ay pantay-pantay. Lahat tayo ay may karapatan at obligasyong sumunod sa batas. Kaya tatandaan, mahalagang respetuhin natin ang mga karapatan ng ating kapwa gaya na lamang may tinura ni Nelson Mandela na to deny people their human rights is to challenge their very humanity. Nang ibig sabihin ay kapag tinapakan mo ang karapatan ng isang tao ay niyuyurak mo na din ang kanyang pagkatao. Aming dinhangad ang isang hinaharap na puno ng pagkakaisa at pag-asa bilang isang kabataang nangangarap na maging pinuno ng bansa.